minsan di mo rin masisi yung kababayan natin kasi nga nung panahon nila Cory, Ramos, Gloria, eh napakaraming kalokohan sa infrastructure na naganap. Well, ang problema, yung mga tauhan na ni Gloria ngayon, ang mga nagnangangaw, no? Tauhan din nila Cory yung mga yon, no? Kaya, no, okay. Eh, may mga tauhan nga si Noy-Noy nandyan sa gobyerno ngayon. Napakarami. Ano, 5 Philippine hospitals eyed to join possible clinical trials for China-made COVID-19 vaccine. So, yung nakababasa nating ilang mga nananalbahay lang na baka yan pa ang magbigay ng sakit sa tao and so on. Basta anti-China sila. Huwag po kayong mag-alala. Idadaan po sa Philippine hospitals ang trial po nito. Ano? So, it will be in our hands to approve or disapprove this. In a media forum, health spokesperson Maria Rosario Berger said the proposed sites for the trials include the Philippine General Hospital, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, and the Research Institute for Tropical Medicine, yung RITM, and the Vicente Soto Memorial Medical Center. Yung Cebu. Vicente Soto Memorial, Cebu yan, oo. So, don't worry, ano? And RITM, matagal ko nang kilala po yan, ano? In fact, yung mga pioneering doctors, eh, meron tayong mga nakilala nung tayo'y nasa refugee center dahil yan ang isang ginagamit natin for testing yung mga Vietnamese and Indo-Chinese refugees and so on. First topic is this very controversial now at maraming ngaw-ngaw galing sa mga itong tinitingnan ko laging Freedom Wall. Nasusubaybayan mo ba yan, Ferdy? Ito yes, yung mga dilawan. Wall ng dilawan. Sige. Nasusubaybayan mo pala. Walang alam ko lang dyan, eh, yun nga, maglalagay ng beach with sand at tinatayang 400 million pesos ang magagastos. Siguro, ang dapat lang siguraduhin dyan, yung kagandahan ng repropping, no, para hindi lamunin ng dagat yung sand. Sayang naman yung effort at saka gastos kung lalamunin lang ng dagat yung sand. Well, meron nga sa Facebook na pumasok na sinasabi hindi magtatagal yan at aanurin na lahat yan ng dagat and so on. Sabi ko naman, we will have to see. Unang-una, yung unang akala ng marami, ito ay buhangin, hindi pala. Ito po ay not white sand ayon nga sa report ng Manila Bulletin at sa ibang mga diaryo. Pero yung dinurog na dolomite boulders, no? That will be used to cover. Ito ay ginagamit ng ibang mga beach resorts, no? Dahil bawal nga magmina ng mga beach sand. So, yun ang unang na-clarify na after a few hours of new updates sa mga balita. Pangalawa, well, I don't know. I would think that kung ako ay isa sa mga nagpaplano niyan, which I assume na kasing talino ko naman, ano, or not less bobo than me, you know, mas bobo tayo siguro sa kanila dahil marami silang mga engineers na nagpaplano niyan, pinag-isipan niyan. Baka meron diyang riffraff, meron diyang breaker, no? Yung anong tawag natin kanina when we were discussing it? Breakwater. Breakwaters, ano? So we will have to see. Kasi hindi naman bobo yung mga nagpaplano. Kita naman natin yung mga engineers natin sa DPWH, yung tulay sa Pasig. Ilan na po ang matagal lang na plano na delay nang na-delay ngayon sa panahon ni Duterte, ginagawa na, no? So they can project. If you can see the problem, they can see the problem. That's my point, Kaferdy. Dito sa mga ngaw-ngaw, parang sobrang magaling sila. Yan ang kinaiinisan ko sa kanila. Minsan kasi yung ating mga kababayan, merong malungkot kasing between 1986 to 2016. Maraming kalokohan na naganap, no? Minsan matalino yung civil engineers, alam yung gagawin, they cut corners because may mga kickback, hindi kikita yung contractor kung hindi siya magka-cut ng corners. So minsan alam nila yung gagawin pero hindi nila ginagawa dahil for profit motive. Kung malaki yung kickback, they have no choice but to cut costs to still earn something, no? Kasi kung malaki ang kickback at hindi ka mag-cut ng cost, malulugi yung contractor. So hindi minsan hindi question ng katalinuhan. At minsan hindi mo rin masisi yung kababayan natin kasi nga nung panahon nila Cory, Ramos, Gloria, napakaraming kalokohan sa infrastructure na naganap. Well,
Ang problema, yung mga tauhan na ni Gloria ngayon, ang mga nagnangangaw-ngaw, no? Tauhan din nila Cory yung mga yon. No? Kaya, no, okay. Eh, may mga tauhan nga si Noy-Noy nandyan sa gobyerno ngayon. Napakarami. Kaya nagtatampo, okay. Nagtatampo yung ibang pro Duterte, bakit nandyan pa rin yung mga tauhan ni Noy-Noy hanggang ngayon? Oh, si Reden Cabello, hi sir, sabi niya, and si Willy Tang, may suggestion na siya. The government can actually build solar panel manufacturing plants for employment. Yes. Talents and the raw materials, sinusilika sand, ano? And this will be the future. Well, maganda po yan at marami pa pong ibang dapat gawin natin. Ano? And agriculture, of course, we should achieve yes. Food self-sufficiency. Ano? Okay, let us, and so... Yeah. Mm-hmm. Let us stop converting our irrigated lands into subdivisions of camellia. Oh, and this one from Sian Angelo Asmolo. Good evening, Talk News TV. Romy Serrano, hello. Romel Besana, good evening po, Kamentong and Kaferdi. From nowhere man, sana nga po mag-nuclear energy na tayo. Kalo wala namang maunlad na bansa na walang nuclear energy. From Elcano Angelo, good PM po, Kamentong and Kaferdi. From Chari Victoria, di naman tinatanggal ang mga OFW dahil may COVID. Marami lang talagang nagsara na kumpanyang o mga amo. Totoo yan, no? That's also correct. So, Kaferdi, that's our first item. I wonder what our viewers think about this project ng pagpapaganda na nalinis na nila, binababa pa hanggang ngayon, hindi pa tapos po yung pagbababa ng anong tawag nila doon sa count, yung coliform, no? Coliform count, bacteria. Bacteria. So maraming ginagawa, ano? And yun ang sana yung iba eh binibigyan ng konsiderasyon yung kabuuan. Ano? Kaya maliit na bagay yung 400 million kasi billion-billion ang pinag-uusapan natin sa mga projects. Of course, yung iba sinasabi, eh dapat sa COVID-19 na ano, ilalagay yan. Merong budget na sa COVID-19. In fact, I think we have an item later on. If not, I will report again what we reported last Wednesday dito sa online natin. No? Na $11 billion na naman na official development aid, which could be partly loan, no? Yung low interest loan or zero interest loan is also ODA, no? Na ipapasok sa COVID fund. So, inaasikaso yon ng pamahalaan. Itong next ating item is a good news, no? From both the Philippine hospitals and from China. Ito ay galing sa CNN. Ito ay news agency ng Amerikano dito sa Pilipinas. Warner Media ang part owner po nito, no? But kaya nabanggit ko po yun kasi sa mga talk shows nila, makikita mo yung American agenda nung napaing si Loxin doon sa banning ng Chinese contractors. No? Pero we'll focus on this first. 5 Philippine hospitals eyed to join possible clinical trials for China-made COVID-19 vaccine. So yung nababasa nating ilang mga nananalbahay lang na baka yan pa ang magbigay ng sakit sa tao and so on. Basta anti-China sila. Huwag po kayong mag-alala. Idadaan po sa Philippine hospitals ang trial po nito. Ano, so we it will be in our hands to approve or disapprove this. In a media forum, health spokesperson Maria Rosario Berger said the proposed sites for the trials include the Philippine General Hospital, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, and the Research Institute for Tropical Medicine, yung RITM, and the Vicente Soto Memorial Medical Center. Yung Cebu. Vicente Soto Memorial, Cebu yan. Oo. So, don't worry. Ano? And RITM, matagal ko nang kilala po yan. Ano? In fact, yung mga pioneering doctors, eh, meron tayong mga nakilala nung tayo'y nasa refugee center. Dahil yan ang isang ginagamit natin for testing yung mga Vietnamese and Indo-Chinese refugees and so on. So, ayan po. Kaferdi, anong komentaryo mo dito? Eh, lahat ng cure at saka vaccines, dapat talaga i-trial natin. Huwag tayong mag-discriminate.
Magkalimutan ni Chad yung pabunan. Yes, dinidiscriminate ng Department of Health yung pabunan antiviral injection. Eh, samantalang proven sa Britain yung one of the components significantly reduced the deaths or the death rate in Britain. So lahat subukan natin, wag nating isara yung pinto sa anumang cure o vaccine, lalong-lalo na kasi isama na rin diyan yung Russian vaccine. Sinisiraan nila yung Russian vaccine, hindi pa nga nasusubukan, sinisiraan na kagad. Yeah, yung sinasabi mong component nung nagagamit sa England, eh, yun ba yung dexamethasone? Yes, dexamethasone. It significantly reduced the deaths in Britain such that even the nightclubs and the nightlife in Britain have come back to normal, and Britain has already allowed its citizens to go to COVID-infested countries like Italy, France, Spain, Portugal. Hindi na sila takot sa COVID ngayon. Kahit na dumami ng dumami ang cases, kaya na nilang tagalingin at konting-konti na lang ang mamamatay, no? Kaya hindi na sila takot sa COVID. It's a matter of yung cure, effective cure. Parang sipon 'yan eh. Nung una kinatatakutan ng sipon kasi nakamamatay, nagkakaroon ng pneumonia, eh wala pang antibiotic nung araw. So nakakatakot ang sipon. Pero nung nagkaroon na ng antibiotic, eh hindi na nakakatakot ang sipon. So kung merong effective cure, eh hindi na nakakatakot ang COVID-19 kahit tamaan. Kasi kahit na may vaccine ka, tatamaan ka pa rin eh. Ang effectivity ng vaccine between 50% to 70%. Yan ang inaamin ng lahat ng countries all over the world. 50% to 70%. So meron pa rin tatamaan ng COVID kahit na may vaccine. So kailangan mo rin pa rin talaga ng effective cure kahit na meron ng vaccine. Yung dexamethasone is a steroid ba? Yes, it's a steroid, but when combined with procaine, kasi procaine is biotransformed inside the body into DEAE alcohol. And the effectivity of DEAE alcohol is lengthened, the duration of the effectivity, into 24 hours. Such that if you will combine procaine with dexamethasone, the effectivity will last for 24 hours. Therefore, you only have to inject once a day. And you only have to inject 3 days only. 1,000 per injection, that's only 3,000 pesos without need of any hospitalization and with zero death, walang mamamatay. Parang doktor itong si Ferdi. Kasi yung isa sa mga original manufacturers ng dexamethasone, nakapagtrabaho diyan tayo nung araw, kaya matindi yung training na pinagdaanan namin para kami mga doktor. It's a multinational company. So yung mga terms at saka mga effectivity, medyo kabisado pa natin yan hanggang ngayon. Well, dagdag pa dyan, ako medyo lumuwag ng loob ko sa COVID-19 in the sense na nabawasan na rin ang malaking takot ko dyan. Ano, kasi alam mo yung simula kong takot, yung tatlong kilala ko, sunod-sunod namatay, na mas bata pa sa atin. Oo, ako rin eh. Ang dami kong kilala, mga bata namatay, kaya nakakatakot eh. Pero siguro, ngayon, yung mga yon, kung yung alam natin ngayon, alam na noon, siguro mas malaking chance na hindi sila namatay, ano? Yes, kasi ang COVID, nagsisimula yan talaga sa respiratory system. It has been proven na yung dexamethasone, very effective sa sore throat. Pero within, hindi lang yun eh. Hindi lang yung pati VCO napapatunayan na may marami. Marami. Kaya nga hindi dapat isara yung pinto sa anumang possible cure or possible vaccine. Yung iba kasi hindi pa nasusubukan, sinisiraan eh. Katulad ng Russian vaccine, kawawang-kawawa, binubugbog sa worldwide media. Hindi pa nga nasusubukan eh. Eh kasi mawawalan ng merkado yung mga Amerikano at European pharmaceuticals eh. Ang gusto nila yung gumawa ng Dengvax yan na nakamamatay eh. Well, anyway, paalala ulit, no, itong PGH, San Lazaro, Manila Doctors, RITM, at Vicente Soto Memorial Medical Center will be the test centers for the China-made COVID-19 vaccine. And I think we have an item later na advanced talaga ang China dito sa development ng vaccine. Okay.